Previous episode, galing tayo ng Cavite, nag-side trip sa Eagle of the North, Anduyan Bridge, nagbalik tanaw sa kasaysayan ng dalawang asin tunnel hanggang nakarating ng Baguio in less than an hour. For this episode, ipagpatuloy na natin ang ating paglalakbay. The highest flower garden in the Philippines. Welcome to the second highest highway! We've been to the first, second highest highway in the Philippines. Congrats, Father! Samahan nyo kaming mamangha sa kagandahan ng Halcima Highway. Yay! Sagada! Yahoo! 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 Welcome to Sagada! Yahoo! Hanggang Sagada! So, ito na yung Halcima Highway. Yan, ito po. Highway na. Halcima Highway. Continue on Baguio, La Trinidad, Bontoc Road for 41 kilometers. 1 hour 20 minutes to the second highest highway. Naka 29,832 kilometers tayo. Pero pagdating natin sa Sagada, 30,000 na siya. 30,000 naka ilang province na siya. Same na kay Cali. 70, edi mas marami na si Cali. Para mga 70 na siya. Tingnan natin mamaya kung anong kulang niya. Kasi ngayon, kapunta natin ng Benguet. Punta na tayo ng Fugao. Punta tayo ng Mountain Province. Kalinga, nakapunta tayo ng Apayao, nakabra na tayo, di ba? Car natin, Kalinga na lang tayo, dadaan natin ng Kalinga. Welcome to La Trinidad! So, ito yung vegetable garden. Dito sa La Trinidad Benguet, ang bagsakan ng mga panindang gulay galing sa iba't ibang bayan ng Cordillera. Dahil nandito tayo sa La Trinidad, let's bili the gulay. Ito lang isang 100, isa lang tulay. So welcome to Tublay Benguet, ito na yun, ito yung daan. It's 1 hour and 12 minutes more to go. National Toll Gate, Baguio Bontoc Road. Ang Halcima Highway, or kilala sa tawag na Benguet Mountain Road or Baguio Bontoc Road or the Mountain Trail, ay isang secondary highway ng Pilipinas. Nagsimula ito sa Baguio City, Benguet hanggang Bontoc Mountain Province na may 150 kilometers ang layo. Tip sa Halcima Highway, kung ano ang lane nyo, dun lang talaga kayo kasi 2 lanes lang siya. Tapos panay, zigzag, ang dami niya mga sharp curves. Tapos may mga bahayan pa naman. Oh, mag-i-enjoy ka sa pine trees. Dito, mainit siya na malamig. So, open window! Yay! Punta tayo ng Maliko. Binigyan kami ng pine wood. Pag sa bahay, especially pag nababasa siya, ang bango-bango. Parang kayo hindi mo na kailangan maglagay ng humidifier or ano pa bang pabango sa bahay mo. Cool, refreshing yung smell niya. Ito lang talaga makakasabay mo sa daan. May mga karga, dahan-dahan lang talaga kasi truck yan. Kanina, ang dami naming makasabay na mga sasakyan. Nakuha ang pangalan ng highway sa isang American engineer na nagngangalang Eusebius Julius Halcima na naging mayor ng Baguio noong 1920 hanggang 1937. Sa pamumuno ni Engineer Halcima, nagumpisa ang construction noong 1922 hanggang natapos noong 1930 as foot trail. Welcome to Atok! 59 minutes, it's 11:38, yehey! Yan lang, zigzag pa rin. Uphill, downhill, yung expectations. Pero less na yung traffic. Less na yung mga sasakyan. Pero na napapansin mo dito pag nasa Benguet ka, mga La Union area, ganyan. Pag pupunta ka ng La Cordillera area, pag pupunta ka sa market, ang benta talaga nila ng chicken. As in, live. Live chicken. Pwede mo maging pet yung chicken mo. Kasi dun sa Bugyas, ganun din ang kanilang palengke. As in, live chicken ang binibenta. Saka dito sa Atok, ang daming restaurant sa daan. So, walang problema. May mga gasoline station, may ilaw, naka-solar light sila. So, safe. Kaya dito, meron siyang extension. So, hindi siya masyado nakakatakot. Ang daan, mukha siyang besang pass kasi panay siya pine trees. Mas malawak yung daan compared dito. Ito ay naisilbing daan para mahatid ng mga vegetable farmers ang mga panindang gulay sa palengke ng Baguio. Everything's fine. Wouldn't expect any more from this. The situation's in line. With every story that I heard of the burning bliss, and I wish.
Half Tunnel na matatagpuan sa Atok Bingket ay isang kilalang bahagi ng Halsima Highway or natumpukan Half Tunnel na inukit mula sa isang napakalaking bangin ay nabuo dahil sa pangangailangan noong unang bahagi ng 1950. Patapos ang isang matinding pagguho ng lupa, wala nang ibang daan na magamit ang komunidad. Dahil dito, isang 50-meter segment ng highway ang inukit sa bato na naging isang pangmatagaling simbolo ng katatagan ng komunidad. Hey, Atok 1 kilometer Bugyas 36! Along the road, stop over muna tayo dito. Relax muna tayo sa Patience. It's 7 minutes away naman from the second highest point. So, relax for a while. Gising natin si Kali. Thank you, Lord. 12:31. 70 minutes, 2.7 kilometers. Side trip muna tayo. Sabi ni Kuya Pay parking. Pag gusto mong walang bayad dun sa taas, pero dito na lang, hindi ko na kaya. Hindi ko lang alam kung magkano to, pero sige na lang. Help the locals. Yun na naman. Papahinga muna tayo sa mga bulaklak. Finally. Oh, thank you, Lord, Father! Congrats! Saan ko na, Dad? Only time naman dito. Oh, sige, okay. Saan yung northern? Ay, dito ko sa taas. Ah, okay. Tataas na nalakat ko na lang yan. Taika-san, this is your costume today. The ano na, the flower. Talaga, bukuk-bukuk. So, from the main highway, may nakalagay doon, Northern Blossom. Baba lang kayo. Wow, favorite flower ko to lahat. Ano nga ito pangalan nito? Estatis po, ma'am. Estatis nga, no? Yes. Dito talaga siya, dito sa baba, tinatanim? Sa iba-ibang farm po, ma'am. Magkano? 100 po, ma'am. Ito sa Everlasting Flower, magkano? Oh, ito. 50 po, ma'am. Ah, dito nga sa Everlasting Flower, 50 lang. Everlasting love to you. Thank you so much. 50 pesos. 50 pesos po, ma'am. Grabe, mura-mura lang yan. Matagal to, diba?
Sobra, ma'am. 6 months po siya. The environmental fee, kami 50 pesos. Si Kali ay free kasi 6 years old pa lang siya. We'll go inside, kids, for the flowers. 250 per head. 6 a.m. to 11:30, tapos 1 p.m. to 4:30. 250 for adult. Kids, magbabayad si Kali ng 50. So, magbabayad tayo ng 250 per head. Masaka sa mga bulsa, pero sige na lang. Unukin na lang natin ito kasi minsan lang. Mayad na tayo. 250 per head. And then, meron tayong free coffee and bread. So, okay na rin. Complimentary stab para sa kid. Before kami pumasok dun sa Northern Blossom, kain muna tayo. So, ito na naman na aming restaurant ngayon sa Northern Blossom. Kali ka sa the family of cactus. Illustration. Baba tayo dyan. Yay! Restaurant. Baba. Parking. One wheel lang po tayo. Yung gusto nyong picturean, picturean nyo na po. Tapos, kung gusto nyo naman po magka-picture sa mga kasama namin dun sa baba, may naka-uniform ng ganito. Tapos, sa gitna ng farm, may bilian ng tubig at saka bilian ng mga candy or resting area. Doon naman sa exit nyo, may makiklim naman po dyan na kape at saka pinapay. Tapos, bawal po magpitas ng bulaklak. Yung background nyo naman po dyan, si Mount Pulag at saka si Mount Tabayan. Wow! What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Bago siya mabulok. Pag yung ano niya, mga ilang weeks pa naman pag itong stem part niya. Pag ito, it can last for 1 year. Yung flower part. Wow. Yes. 1 year? Kaya yung iba nilalagay sa vase with water, mga ganun. Although masira yung stem niya, yung flower niya, it's still colorful. Para siyang maze pala siya. Hindi ka basta-basta makalabas. One-way ticket to the... Wow! Kai, I love you! Kung nasubaybayan niyo ang aming family adventure, kami ay proud homeschooling family. Natapos na natin ang lesson of trees, ang dahilan kung bakit tayo nag-North Zone Loop nung previous episode. Umakyat tayo ng Mount Kalisungan para sa insect. Ngayon, nasa flowers na tayo, anak. Sana maalala mo to lahat sa paglaki mo. We love you so much! Homeschooling allows you to enjoy the freedom of traveling while learning. Meron dun view deck, kaso lang pupunta pa tayo ng Sagada. Therefore, uwi na tayo.
Sobrang sweet naman ang 250, ay 300. Kailangan mo lang magtagal-tagal para sulit. Ang Sagada from here is 4 hours pa. So kailangan natin umalis. What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Before lumabas, may pa-complimentary kape at tinabi pa sila with the best background pang lubag-loob sa nakakahilong daan. Sarapasan magmuni-muni kaso kailangan na talaga natin umalis. So tip, pag gusto mag-visit, mag-stay overnight, maraming transient sa labas. Then, mag-sunrise watching kayo dito mismo sa Northern Blossom. Wala ka man sa plano Northern Blossom, pero naparecharge mo ang aming pagod na katawan. Maraming salamat. See you again. Binggit ang tinaguri ang highest altitude highway in the Philippines na merong 7,400 feet above sea level hanggang 2019. Sa kasalukuyan, ang Kayangan Tinok Bugyas Road sa Tinok Ifugao kung saan tayo galing last episode ay tinaguri ang the Philippines highest highway with 7,969 feet above sea level. Highest highway! Oh. So, ito yung view deck. Wow! It's a steep road. Woohoo! Punta pa tayo doon. Bye-bye. Bye-bye. Okay. So, thank you, Highest Highway! First and second, tapos na tayo. Check! Bye-bye. Let's go to Sagada! Highest Highway, hindi lang talaga basta-basta makapag-park doon kasi nasa madelikado yung daan. Doon sa curve. Sa sharp curve! Pero, yeah! We've been to the first and second highest highway in the Philippines. Congrats, Father! Thank you, Jesus. 3:26. It's 2 hours, 54 minutes to go. Welcome to Bugyas! Yay! We've been to Bugyas. Iikutin natin yung Bugyas. Yay! Bugyas, Binggit. Another town. Number 3, expect fog. Katulad nito, pag beyond 3 PM na, especially pag rainy season, gigging, zero visibility, wala ka nang makikita sa daan. Welcome to Eco Leading Blue.
that cloud is coming down. Fallen angels all around. The warm breeze from the subway underground. The snow is falling heavily over town. Walking backwards in the snow. Singing nice and low. Dati parang ano lang na. Bangin lang nakita puro mo dati. Puro tanim-tanim lang. Puro concrete na yung concrete ang bahay. Time check 4:30. It's 1 hour and 58 minutes. Kung napanood niyo yung aming highest highway, pumunta kami dito sa Bugyas. Sa munisipyo ng Bugyas para magpa-picture. So ngayon, ito pala. Dadaanan din pala natin siya. So ito yun. Welcome to the municipality of Bugyas. Wala tayo sana na malengke. Yun o, kanyang munisipyo ito yun o. Diyan tayo pumunta. Kali, you remember this place? Yung Bugyas ka o. Nag-ii ka dyan. Yeah, very daming palengke. I say. Oo. Ah, yes. Ah, sige. Ito. Kali, dyan naman yung sasalo. Ay, pagkakain na naman yan. Time check. 4:42. 49 minutes to go. Hindi na masyado foggy. Siguro feeling ko ano yung downhill. Para siyang sa ano, first come first serve. Wow. Slow down, slow down. Road cut.
careful, careful. Kasi barap may mga one way. Ito na, intersection! Yahoo! Baiko, Buntok to Sagada. So, that's there. Wow! Vegetables! Mura lang kaya dito? Gulay na kasi tayo. To Sagada! Let's go. Arna, 7 minutes. The after ng Sabangan, Sagada na. Welcome to Sabangan. Ito yung sa kanila gate. Dahil sa sobrang active yan. Ay, sharp curve. Woo! Maraming sharp curve dito. Naghihintay kami ng ano, nag-overtake sa amin para sila mauna, kami mag-convoy sa kanila. So, yun yung aming strategy para, kasi ang dami na namin nakita na kanina, near miss, nasa unahan namin, tapos biglang may papasok ng motor. So, yun. So, para meron kaming shield, yun si Kuya, sa harapan namin, yung kami panangga. Convoy lang tayo ngayon. Sino ba yung kagaling nasa likod natin? Hindi ko alam sila. Running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. This road that I am on, gotta stay here for some time. Time has gone and I grew up, I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Time we make a change.
know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your bag if you'll have mine. You and I, you and I. Wanna leave everything behind. If you want to. Sinking air side. 2008, ang first na visit namin dito sa Sagada. Off-road pa nun, mas nakakatakot, matarik, tapos bangin pa sa gilid, walang harang. Ang Sagada ang naging charging place namin pag-stress na sa work. Hanggang dumating si Kali. 2 months old pa lang siya sa chan ko nun, dito kami nag-celebrate. Dito ko naranasan ang first pagsusuka. Dito ko din na-formulate ang pangalan niyang Kalikasan. 2018, bumalik kami dito para mag-celebrate ng first birthday niya. 2019, nag-Cordillera Loop commute. So, this is it. Fast forward, ngayon 2024, after 5 years and 12 hours road trip sa nakakalulang Halsema Highway, welcome to our second home away from home, Sagada. Tips na gusto pumunta dito, early morning kayo umalis ng Baguio para makapag-sunrise sa daan. Magbaon ng madaming pasensya sa mga truck, check ng mabuting sasakyan at ang sarili. Focus, kasi konting antok lang bangin ang sasalo sa'yo. At syempre, huwag kalimutan, capture the moments. Nakaka-in love ang tanawin sa Halsema Highway, kahit tinatawag siyang one of the killer highway in the world. Yun! So ito yung Kelpie Fun Peak! Punta dyan! Ang daan ng Sagada, expect marami kayong makikitang sign na sinking sign. Kaya double ingat, especially pag maulan. Do you remember where we used to be? Remember the places we used to see? Don't realize what they mean to me. We don't have to depend on destiny. We already know just what we feel. Just take my hand, I'll be all you need. Ngayon, kita-kits sa next episode. One road trip, one camping site, one mountain hike, and one province at a time. Thank you for watching! Thank you for everything, Jesus, dear Lucker. Thank you for all the things that we've done, Jesus. Thank you for this, road trip, Jesus, that you protect us, Jesus. And I hope we have a good day with our friends. I hope that it's a happy day. Amen. Amen. Good job! Welcome to Sagada! Welcome to the Sagada!